Finally nga ay nagsalita na itong si Draymond Green sa insidente nilang dalawa ni Jordan Poole. Well mga idol, ito'y napag-usapan nga nila sa podcast ni Patrick Beverly. Umatind nga itong si Draymond Green dito. And mga idol, ito ang ganyang mga nasabi. Panoorin muna natin at pakinggan. I don't just hit people. Dialogue, of course, happens over time. And you usually ain't just triggered by something like that fast, you know, right, to that degree. You know what I'm saying? Like, this is a team, you know what I'm saying? Like, ain't nobody on my team triggering me, you know, in an instant. You know, we know stuff that you don't say amongst men. You know what I'm saying? We know things that you have to stand on. Well, hindi daw basta-basta na nananakit itong si Draymond Green ayon sa kanya. And mga idol, hindi nga daw siya ganun kabilis na matrigger. Overtime nga daw ito. Mukhang napuno na si Draymond Green kaya niya binigyan itong si Jordan Poole. And then sinabi niya rin na meron nga daw mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa kapwa lalaki mo. Meron nga daw mga bagay na kailangan mong panindigan. In short nga mga idol, may sinabi itong si Jordan Poole na hindi nagustuhan ni Draymond Green kaya binigyan niya ito. Pero paglilinaw niya nga rin na hindi lang ito isang beses nangyari kung hindi ilang beses na kaya nga't napuno na itong si Green. And mga idol, kung matandaan nyo nga ay last month ay may ibinalita na ako na ni-reveal ng isang reporter na mga sinabi daw ni Jordan Poole kay Draymond Green kaya nga niya ito nasa pack. Well, kung nakalimutan nyo na mga idol, recap lang. Una, sinabi niya na si Jordan Poole from Michigan State, si Draymond Green from Michigan, yun ang kanilang mga universities. And yung dalawang university daw na yon ay meron ng rivalry from dati pa. So meron ng hidwaan itong si Jordan Poole, si Draymond Green bago pa sila maging mag-teammate. And then mga idol, sinabi rin na ito ni Jordan Poole daw kay Draymond Green na mas marami nga daw siyang babae kesa dito kay Draymond Green. And then sa panghuling, sinabi nga daw na ito ni JP kay Draymond na nag-trigger na sa kanya na bakit nga daw Money Green ang kanyang Twitter handle, Twitter username, kung siya naman ay broke at hindi na daw makakakuha ng bago pang kontrata. At noong nangyari nga itong pangta-trash talk ni Poole kay Draymond Green about sa kanyang kontrata ay kasagsagan nito na usapan na itong si Draymond Green na hindi deserving na malaking kontrata sa Warriors. So mukhang medyo sensitive itong si Draymond Green sa panahon na ito about sa kanyang kontrata, and then binring up ni Jordan Poole, pinang trash talk niya. Kaya't ayun, na-trigger nga itong si Draymond Green mga idol, binigyan ng sapak sa muka. So yan mga idol ang balita sa atin ng isang reporter na ito na mukhang sa payag ni Draymond Green ngayong araw ay parang ang pinatutunayan ito. So mukhang ang nag-retaliate lang si Draymond Green, gumanti lang. Pero ang hindi maganda ay namisigal itong si Green. Talagang sinapak niya itong si Jordan Poole na kanyang teammate at that time. Pwede naman sanang bumawi lang din ang pangta-trash talk pero nag-resort itong si Draymond Green sa pamimisigal. At mukhang ang sa umpisa pa lang ay hindi na masasalba ang relasyon ng dalawa na si Draymond Green pati na rin ni Jordan Poole. Kahit nga pinalalabas nila sa media na okay lang sila, na they are working their relationship together, pero behind the scenes pala mga idol ay wala na. Patahin na talaga ang relationship ni Draymond Green kay Jordan Poole. Kaya nga nang mabigyan ang team ng Warriors na ma-separate ang dalawa na ito via trade, ay ayun, sinape out nga nila si Jordan Poole papuntang Wizards. Anyways mga idol, let me know your thoughts about nga sa komento ni Draymond Green about sa insidente nila ni JP.